Hello mga kabarkadas, kamusta naman kayo? Kung ako ang tatanungin nyo ay napakasaya ko nga dahil meron tayong bagong mga ibon, tatlong pares tapos isang inakay galing sa ating misis o kaya galing sa aking girlfriend. So napakaswerte natin dahil naregaluhan ako ng ibon. Yan, kaya napakasaya ko. Yan, kasi dagdag collection at dagdag pampadami ng mga inakay. Tapos kapag nagkaroon ng mga inakay, alam na, di ba? Alam na. Alam nyo na yan. Di na dapat tinatanong yan. So, ngayong video pala ay magki-question and answer tayo. Dahil hindi ako makasagot sa ibang tanong. Dahil sobrang busy ko ng mga nakarang araw. Dahil nakipag-date ako sa aking girlfriend. Ayan. So, simulan na natin ang question and answer. Tara na. Let's go! So, unang tanong kay Ezekiel Dizon. So, ang tanong niya kasi dito, okay lang daw ba na kinuha niya yung itlog sa nest box tapos pumasok yung ibon sa nest box? Bali, para sa akin, ayokong pumapasok kasi yung mga ibon kapag kumukuha ko ng itlog. Parang i-check kung fertile or ipapalit ko sa mga pang-foster, ganun. Kaya, mas gustuhin kong hindi makapasok yung ibon doon sa nest box. Kasi pag sumilip kasi sa nest box, iisipin na saan yung itlog. Pero hindi ko alam kung ganun talaga ang iniisip nila. Bali, ano lang yan, nag-i-imagine lang tayo kung ano mga naiisip ng mga ibon natin. So, ganun ang naiisip ko. Baka kasi magtaka sila kung nasaan yung mga itlog nila. Kaya ayokong pumapasok yung mga ibon kapag sa nest box kapag kukunin ko yung mga itlog kasi baka hindi na maglimlim, ganon. Kaya mas okay kung panoorin nyo ulit yung aking video na to. Ayan, nandiyan yung kung ano ang paano kong ginagawa yung pagkuha ng itlog at kung paano mag-candling at mag-foster. So, ayun. I-check nyo lang yung aking video na yan. Saka yung tanong ni Ezekiel kung okay lang daw ba, depende yan sa ibon kung ano ang mangyayari. Kaya hindi natin pwedeng pangunahan kung ano ang mangyayari. Kaya bahala na, pero sa tingin ko naman ay lilimliman pa rin niya yan kung ibabalik mo. So next question tayo kay Telma Altuna. Ang tanong niya, yung tiki-tiki daw po ba hinahalo sa pagkain? Yung tiki-tiki yung pang bata. Bali, hindi ko alam. Hindi ko alam kung pwede ba ito sa ibon. Kasi pang tao to, pang bata, iba ang halo niyan ng formula niyan sa halo ng mga pang ibon. Kaya mas okay kung tatanungin natin yung mga gumagamit. Kasi ako hindi ako gumagamit niyan. Mas okay na mag-post kayo sa mga Facebook groups para kung meron man gumagamit ng tiki-tiki sa mga alaga nating African lovebirds, edi sila ang makakasagot sa iyo. Kaya mas okay kung diretso na tayo sa Facebook group. Ayun. So, diretso ka na doon, Telma Altuna. So, next question tayo kay Mary Joy Dizon. Siya ulit ba? Ay, hindi. Ah, oo nga. Ay, hindi. Magkapatid. Ezekiel Dizon pati kay Mary Joy Dizon. So, ang tanong, hindi magkapatid to. Huwag tayo maniwala. Pag magkapit niya doon, hindi magkapatid. So, yung tanong ni Mary Joy Dizon, ano po ang gagawin para mapapisa sa lahat ng African yung kanilang itlog? Siyempre, sobrang simple lang. Huwag mo silang bubulabugin. Kung alam mong may itlog na sila, hayaan mo na silang maglimlim hanggang mag 20 days or 25 days or 1 month or 30 days. Ayun. Kaya mas okay kung pag nakita nyo may itlog na, hayaan nyo na silang maglimlim. Huwag nyo na silip-silipin kung naglilimlim. Kasi once na alam ng ibon mo na katok ka ng katok, tayo siya ng tayo, hindi maayos ang paglimlim ng itlog. Kaya mas okay kung bibigyan pa rin natin sila ng oras ng mga ilang araw din na paglilimlim na hindi natin sila nabubulabog o iniistorbo sa paglilimlim. Kaya mas okay
kung hayaan lang natin sila para makapagpapisa sila ng mga itlog nila. Para lahat mabuhay, di ba? Kaya sayang kasi yung panahon kapag lagi natin silang iniistorbo sa paglilimlim na ang tagal-tagal na nating naghihintay ng itlog sa ating mga alaga para magkaroon din tayo ng mga inakay. Tapos ayun, mabubulabog lang pala natin, kakasilip. Kaya alam na natin yan na mag-a-adjust tayo na huwag natin silang bulabugin. So next question kay Sofia Angela Hagatin. Pwede daw ba baklasin yung mga unang egg ng African lovebirds kung wala namang fertile? So hindi natin kasi agad yan masasabi kung infertile yung mga itlog kasi iba-iba ang mga araw ng paglabas ng mga itlog. Ganito lang yan. Mas okay kasi kung nagtitake note kayo kung kailan lumabas yung mga itlog nila. Kaya para malaman natin kung ano-ano yung mga itlog na nagde-develop pa or yung mga fertile na, ganon. Kaya meron kasi sa atin na apat na yung itlog, dalawa yung fertile, tapos yung dalawa kakaitlog lang ng mga nakaraang araw, tapos pag ilaw nyo, infertile sa tingin natin kasi kakalabas lang. O diba? E di napahamak yung mga kakalabas lang na itlog na dapat ay ma-fertile pa nila. Inalis mo. Kaya mahirap ng pangunahan na magtanggal agad ng mga itlog. Kung ano naman yan, lagpas na yan ng 30 days or 35 days yung itlog na yon, tapos wala pa rin similya, ayan yung mga oras na dapat nang tanggalin. Kaya mas okay kung lagi natin iniisip na dapat ganitong araw ay fertile na to. Ganun. Dapat meron tayong plano, hindi yung agad-agad na desisyon na aalisin agad yung mga itlog tapos nagde-develop pa pala, o di ba? Nasayang yung paghihintay natin na dapat fertile pala yung itlog. Ayun. Pwedeng baklasin daw ba? Depende yan kung ilang araw na yung mga itlog, okay? Kung lagpas na yan 30 days or 35 days, tanggalin mo na. Infertile na yan. So next question tayo kay Adrian Tanay. So saan daw ako bumili ng African lovebirds? So yung aking bagong African lovebirds, ayun ang tinutukoy niya, yung tatlong pares, tapos may isang inakay. So nabili ko pa rin naman siya doon sa tropa ko, sa Angono, kay Eric. So isa lang naman ang maano ko, ang maasahan ko pagdating sa mga African lovebirds kasi kilala ko siya, alam niya yung binibigay niya sa akin, tapos syempre may tiwala ako sa kanya kasi nga naging ka-close ko siya sa ibon, tapos syempre hindi niya ako niloloko sa pagbebenta ng ibon. Kaya kay Eric pa rin ako humihingi ng tulong kapag may ibon akong kailangan. Sa mga ibon man niya or sa mga tropa niya na nag-aalaga din ng ibon. So kung gusto niyo siyang makausap para makabili kayo ng African lovebirds sa kanya o kaya sa mga tropa niya, ay i-direct ko kayo sa kanya. Ipo-post natin yan sa Facebook page or sa Facebook group sa mga gustong malaman. O kaya dito mismo sa video, ilalagay ko yan sa comment section. Tapos kayo na ang mag-PM sa kanya na may kailangan kayong mga ibon para syempre kayo na mismo yung makikipag-usap sa kanya. Huwag nyo na idadaan sa akin, ha? Kaya diretsong PM na kagad sa kanya. Next question kay John Dave De Jesus. Pag ba nasugatan daw yung ibon sa bandang pakpak, maliit naman daw yung sugat kaso nagdugo, mamamatay kaya yun? Hindi. Depende yan kung ano yung nagpasugat sa kanya. Kung yung mga predator ba, tulad ng pusa, daga, ahas, kung ano-ano man, aso, ano pa, mga ganon. Kapag nasugatan siya ng mga predator, ayan ay baka may rabies or may poison, mga ganyan, alam na natin na mamamatay yan. Pero kung nasugatan lang yan ng kaibon niya, ng mga kasama niyang ibon, o kaya tumama lang or sumabit lang sa cage, tapos nasugatan, ayun yung hindi mamamatay. Kaya mas okay kung susuriin nyo muna kung ano yung sugat na kung saan ang galing. Tapos saka tayo mag-isip kung mamamatay yung ibon. Okay? So, agapan agad kapag may sugat yung mga ibon natin.
huwag natin silang hayaan mamatay dahil may buhay din sila na dapat patagalin. So, next question kay Matet314. Anong disadvantage pag nasa labas ang nest box? Base sa aking experience dito sa Ibunan, kasi may mga nest box ako nasa labas ng cage. Bali, nasasanggi ko yun minsan kapag dumadaan ako. Tapos, minsan ay inaapakan or sinasabitan ng mga butiki. Kaya naiilang ako sa mga butiki kasi nandun sila sa ibabaw ng nest box, sa gilid, nasa pinto. Kaya iniisip ko paano kung may itlog to or may inakay to. Baka bitbitin nila. Ayun. Kaya depende nga yan sa lugar nyo. Kung ano ang magiging disadvantage ng nest box nyo kapag nasa labas ng cage. Okay? So, kayo na ang mag-iisip niyan kung ano ang mangyayari. Kasi, yung nasabi ko ay tungkol lang yon dito sa aking Ibunan. Yung mga butiki, yung mga magiging problema ko. Tapos, yung natatamaan ng binti ko or ng braso ko. Ayun. Ayun na ang disadvantage dito sa aking Ibunan. So, ayun lang naman guys ngayong video. Salamat sa mga nanood hanggang dito. Mag-shoutout sa tayo. Shoutout tayo kay Aisha Valles, kay Estong Jadormio, kay Jopel Chua, kay Enzo Maka, kay Paul De Baldos, kay Christian Dominic Visita, kay Harry Francisco, kay Wing Del Carig, kay Ricky Dakara, kay Kimuel Maranata, kay Angelino Raimundo, kay Jeff Machu Z. Echon, shoutout din kay Kerganzon, kay El Geraldine Virtudazo, kay Denibert David, kay Daryl Lazo, kay Nognog TV, kay Riden Paul Aklan. Shoutout din kay JR Luna, kay Jomar Sibal, kay Cedric Zabala, kay Edward Manalo. Shoutout din kay Pabok Tayag, kay Jacob Danganan, kay Jan Mike Retardo, kay Joaquin Enwan. Shoutout din kay John Dave De Jesus, kay Velmar Ann, kay John Henrix Kison, and shoutout kay John Eusebio. So, kung gusto nyo pa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. At kung may mga katanong pa po kayo, comment lang yan at sasagutin namin yan. Pwede rin kayo sumali sa aming Facebook group para sumagot din ang ating mga kabarkadas. So, ayun lang naman guys ngayong video. Intayin nyo pa ang pagpaparami ko ng ibon dahil hindi pa ito ang huli. Dahil gagawa tayo talaga ng kalahating bahay na ibunan. Para syempre solid yung ating pag-giveaways. So, intay-intay lang tayo ng mga giveaways. Huwag tayong atat. Kasi ako, hindi ako atat. Hindi ako excited sa mga giveaways. Dahil kapag excited, hindi natutuloy. So, ayun lang naman guys ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta ulit. Mag-ingat po ang lahat. And we'll see you on the next video.